Ito naman yung gusto kong ikwento ngayon about sa aming ginawang project. So bago ko magpatuloy, please kindly subscribe po sa channel na to, sa channel natin Kuya Berto, at please click that bell notification para ma-update ka sa susunod nating mga uploads. Okay? So yun, magkwentuhan tayo mayamayang konti. Isang magandang araw sa inyong lahat. I hope na okay kayong lahat. Gusto ko munang pasalamat unang-una sa Panginoon para sa tagumpay ng project na to, na tayo ay makatulong sa ating mga kababayan. So, hindi man ganun kadami, pero one family at a time, one person at a time is napakalaking bagay. Salamat sa Panginoon, of course, sa aking mga kaibigan, mga kasamahan sa industriya ng pag-bake, at sa mga FB friends ko rin na nakiisa sa proyekto na to. Of course, ano ba kami nagsimula? So, nagsimula kami doon sa pag-bake actually. Nung nagsimula yung pandemic, nagsimula kaming mag-plano ng asawa ko na magkaroon ng bake for the frontliners. So, kasama dito yung mga police, mga nasa hospital, mga delivery food, mga nagbabasura, mga homeowners, mga checkpoints, and etc. Lahat ng mga kasama doon sa kategory ng frontliners. So yun, so dumating sa point na nakita namin yung ibang pangailangan ng mga kababayan natin na hindi frontliners. At nagsimula lang yun sa isa. At nalaman yun ng aming mga kaibigan at marami sa kanila ang nagtulong-tulong upang ang mga ito ay maabutan din. So nung sa dumami ng konti, dumami, at nakaabot na tayo ng ilang pamilya. So ilang po ay nasa pictures na to. So kami mag-asawa ang gumagawa niyan, no? Hanggang sa simula sa pamimili, hanggang sa pagpapacking, hanggang sa pagbabalot-balot ito, individual, pag-divide, pati sa pag-deliver. So, personal ko pong dinideliver ito kasi we assume na ang ating mga binibigyan talaga is kasama dun sa mga hindi ganun karangya yung buhay. So, tayo na po ang nag-ahapin. Yung aking medyo luma na motor ay napapakinabangan. So yun, yung mga kaibigan natin is nakitulong, nakisama din sa ating proyektong ito. At nakaabot tayo ng ilang pamilya. At hanggang ngayon, patuloy po natin ginagawa yung pag-abot sa mga pamilya ito. And this pandemic, no, COVID-19 pandemic, ay hindi lang takot ang binigay sa atin. Ito ay nagbigay din sa atin ng concern sa ibang tao, ng pagmamahal sa ibang tao, at pagiging sensitive sa pangangailangan ng ibang tao. Okay, so guys, I just want to say na kung nangailangan ka, huwag kang mahiyang mag-ask, no, ng tulong. Hayaan mo na yung iba na magsasabi na nanggagamit ka lang. At yung ikaw naman ay isang nakakaangat-angat sa buhay, one person, one family, ang iyong abutin, malaking bagay na yon. Na you will be able to help ng isang family, napakalaking bagay na yon. Isipin mo, isang family ang nabigyan mo, natulungan mo na makatawid sa isang saglit ng kanilang buhay dahil sa iyong pagmamahal. Is huwag kang hayang magbigay, tumulong sa mga taong ito. So, of course, huwag tayong mahihiyang manghingi kung kinakailangan. Alam naman natin yung sitwasyon natin ngayon talagang napakahirap. So, huwag tayong mahihiyang manghingi. And please, this moment, ang mas lalo nating kailangan, hindi judgment, ang mas lalo nating kailangan ay pagmamahalan. So salamat ulit sa aking mga kaibigan, salamat sa aking family, sa aking asawa na nagpupuyat para ma-accomplish lamang yung aming mga kailangan i-deliver sa kinabukasan. Salamat din sa mga kaibigan na tumutulong sa proyektong to, and of course salamat sa Panginoon. Yan. If ever na may kailangan ka, huwag kang mahihiyang mag-ask. For example, kung may kailangan ka, comment ka lang sa video ko na to. Hindi man ako, baka mayroong ibang makadalaw sa video na to at makita yung pangailangan mo, is matulungan ka. But please, wag po kayo mag-post dito ng mga sensitive na mga information. God will make a way. Yung mga taong gusto tumulong sa inyo will make a way. And the time itself will make a way. Okay, so, together, we heal as one, we act as one, we fight as one, because we are one. COVID-19 lang yan, Pilipino tayo, kayang-kaya natin to. God bless everyone. Keep safe and keep praying.
So hanggang sa moment na to ay patuloy pa rin tayong mamimigay, patuloy pa rin tayong namimigay. At hanggat meron din sumusuporta sa amin, sumusuporta sa adikain namin, patuloy po tayong mamimigay. O lahat tayo ay nangangailangan, pero lahat tayo mayroong kakayahang tumulong. So, make it a habit to help kahit isa, isa lamang na kaya mo abutin. It will make a huge change sa buong mundo.